It's Tuesday today and we are now at episode 6 of Asawa ng Asawa Ko. So, let's go na. I love this song. Ano bang problema mo? Di ba dapat magpasalamat ka sa akin dahil tinulungan kita kay Igat? Wala akong utang na loob sa'yo. Kapit ka. Hindi nyo kasi ginagawa yung trabaho nyo maayos! Pasensya na. Di ka siya sa kamag-anak ng biktima. Intindihin nyo na lang, please. Pag-isipan nyo kasi na maayos yung galaw nyo, isang mali, may mamamatay! 20 million pesos lang. Down payment ni Congressman. Mababawi na natin si Jaguar! Saan po sila pupunta? Sa bayan. May mga bibilin lang sila. Pumasok ka na sa loob. Sige na! Sige nga! Saglit! Pakay! Medyo walang! Sige lang! Nabaril siya talaga. Hala. Christy! Oh my gosh. Christy! Christy, tayo mo! Sula? Iyo! Sula! Iyo! 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 Bitiwan niyo ako! Kailangan ako na kasama ko! Bitiwan mo ako, Alba! Christy! Jordan, teka sandali na! Pagpupilitin, hindi mo pa nga kaya eh! Tama na! We have unconfirmed reports na nag-launch ang militar ng isang operasyon upang i-rescue ang mga hostage ng grupong Kalasag. Magkakaroon ng press call mamayang hapon ang Task Force Helio upang magbigay ng karagdagang detalye. Kinakapunta si Christy. Hindi! Magaling ka muna! Kami na bahala. Kami na lang pupunta doon. Kailangan ko pumunta doon! Kailangan ko pupunta ang asawa ko para malamot kung ano nangyari sa kanya! Naiintindihan mo ba? Ang galing ni River. Grabe. Intense. Bakit nyo hinayaan silang patayin si Jaguar? Ha? Bakit nyo hinayaan silang patayin yung tatay ko? Ha? Bakit? Bakit? Tiyan, tama na! Hintay.
Walang may kasalanan, hindi nakasalanan. Pare-pareho natin, hindi alam na ambusyon tayo. Ang galing ni Jennifer. Nice. Ikaw, di ba biniling ko sa'yo si Christy? Bakit siya nakapunta doon? Ha! Ha! Leon. Leon, magkakakampi tayong lahat dito. Walang ibang dapat sisihin kundi si Congressman at yung mga tauhan niya. Walang kasalanan ng kalasag, Leon. Nasubmit ko ng waiver of liability. Pwede na tayong makaalis. Jordan, I'm sorry, pero I still don't think that this is a good idea. Baka mamaya kasi lalo pa lumalaki yung mga sugat mo. Kailangan kong gawin to. Itong mga sugat ko, kaya ko itong tiisin. Ang hindi ko kaya tiisin yung hindi ko malaman kung ano lagay na asawa ko. Sita! I'm sorry, ma. Hindi ko natupad yung pangako. Walang sex sa'yo! Sorry mo! Hindi ko alam kung buhay ang alam ko. Tita, hinahan kayo. Tita, kaya nga kami pupunta sa press ko ng Task Force Helio para malaman mo ano ang nangyari kay Christy, tita. Tita. Susama ka mo. At sana, buhay po ka na. May nagyari sa Leon, kahit papano, pasalamat pa rin tayo. Kahit hindi natin naisalba si Ka Jaguar, kuha naman natin yung 80 million na ransom. Anak ng... May saan tayo, Leon? Peke lahat mo! Alam ko lang, tatry to rin nila tayo at papatayin nila si tatay. Dapat pinatay ko na yung mga pihag! This afternoon at exactly 1400 hours, nakatakas sa mga hostages ng extremist group na kalasagan. Na-turn over na namin sila sa Provincial Military Headquarters. Ligtas na po at nagpapagaling ng tatlong hostages. Bakit o tatlo lang? Sana kasama si Christy sa mga nakaligtas. Major, maaari po ba kayong magbigay ng detalye kung paano nakatakas ang mga hostages? May kinalaman po ba rito ang Task Force Helio? O baka may iba pang grupo na involved? I cannot answer that. The nature of the escape of the hostages is a classified information. Ang masasabi ko lang ngayon ay dumadaan na sila sa medical checkup, debriefing, sina Congressman Arthur Rodriguez, at ang dalawang foreign nationals na nabihag ng kalasagan. Nasaan ang anak ko?
Nasaan si Christy? Nasaan yung asawa ko? Nasaan siya? Without disclosing any classified information, and ayon na rin sa pakikipag-usap namin ni retired General Rodriguez sa kanyang anak na si Congressman Arthur Rodriguez, nabaril ko ang ika-apat na hostage. No. And probably, may chance na patay na po si Mrs. Christy. No! Hindi ako naniniwala. Ramdam ko, naramdaman ko, buhay pa yung asawa ko. Bakit hindi niyo pahanapin? Huwag niyo siya pabayaan sa mga demonyong yun. Jordan, that's enough. Please. I'm sure ginagawa naman nila yung makakaya nila. Ano? Eh bakit hindi kayo makasagot? Ayaw niyo umaksyon ng opresyon eh. Kasi alam mo, naligtas na yung anak ni General Rodriguez. Kaya papabayaan mo lang yung asawa ko? Anong klase opisyal kayo? Eh dahil nga sa inyo kaya sa panganib siya eh. Walang kwenta. Wala kayong silbi. Hindi pa nalaman ako. Hindi matay si Chris. Hindi pa nalaman ako. Hindi matay si Chris. Natuwa siya, gago. Yung smirk sa mukha niya. Naka-ready na na food doon. Kumain ka na kasi hindi ka pa kumakain. Paano naman ako makakain o makakapahinga? Imet-met, nasa isipan ko si Christy. Masa mga sandali ngayon, nahihirapan siya. Tinatawag niya yung pangalan ko, pero andito ako, wala mo lang magawa. Alam ko, mahirap at masakit yung pinagdadaanan mo ngayon, pero hindi mo naman kailangan pagdaanan yan mag-isa. Kaya nga ako nandito eh, para damayan ka. Mas lalo nga lang ako nai-guilty kasi nandito ka. Kasi kahit nasaktan ka at na-trauma sa pagsugod ng mga rebelde eh, pinipili mo magpakatatag para lang alagaan ako. Sa totoo lang, meron pa nga rin akong nightmares about dun sa nangyari sa atin eh. Pero it helps to be around you. I actually feel safe kapag kasama kita. Sana safe yung asawa ko. Sana buhay pa siya. Yan din yung pinapanalangin ko. Alam mo, kahit hindi naman kami ganun ka-close ni Christy, kaibigan pa rin naman yung tunin ko sa kanya. At ayoko may mangyari sa kanya. Thank you, Shay. Magpahinga ka na. Kumain ka na din. Siguro you're wondering kung bakit ako tumatawag. And I'm sure alam mo na ako anong sagot. I want to know what happened kay Christy. Yung Christy pa talaga itatanong mo, Shaira? Hindi mo ba itatanong si tatay kung anong nangyari sa kanya? Patay na siya! Double cross kami ng congressman na yun. Imbis na palit na ulo, pinatay niya si tatay. Of course, I'm upset about that too. Pero ano magagawa natin? Kuya, simula pa lang sa umpisa, alam na natin na long shot yun dahil hindi naman talaga nakikipag-cooperate yung gobyerno natin sa mga rebelde. Tinatanong ko lang yung about kay Christy dahil gusto kong ma-make sure na kahit pa paano, hindi failure ang mga plans natin. Naipit yung Christy na yun dun sa encuentro dun sa private army ni Congressman. And? Ano? Yun lang? That still doesn't answer my question. Ano nangyari? Ano, patay na ba siya? Ha? Is she gone for good? Patay na siya, oo. Ano, masaya ka na? Ha? Kuya. Alam mo kung hindi lang ako naka-high heels right now.
magtatatalon ako sa tuwa. Finally, wala na siya. Wala na nga hadlang sa amin ni Jordan. Patay na din yung best day, Christy na yun. Di mo ngita, Wilson. Thank you. Thank you, Kuya. Iyak-tawa siya, no? Sama ang hindi ng siren. Galing niya. Sir, pinupunta niyo dokumento dito sa task force para sa isang package. May kinalaman ba ito sa asawa? May update na ba tungkol sa anak ko? Dumating ho ito kaninang umaga. Iniwan lang basta sa resort kaya hindi na-identify ng staff kung kanino galing. Pero may iniwang note. Para sa pamilya ni Christy Manansala. Ang inaala namin, galing yan sa Kalasag. Magagamit namin yung ebidensya sa kinukontak naming investigasyon. Gusto lang naming malaman nyo para respeto na rin sa pamilya. Pwede green namin. Yung delivery. Traumatic sound. Hindi! 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 Ano gusto nyo palabasin? Gusto ba na sabihin na patay na asawa ko? Hindi tanggap pa kayong sulat, tawag, nagde-demand ng ransom sa inyo? Wala po, sir. Sa ngayon, ang pinagbabasihan pa rin namin na yung informasyon na nakalap namin mula kay Congressman Rodriguez na maaaring patay na si Ms. Manansala. Kaya ang immediate directive sa amin ay alamin kung kay Ms. Manansala ang dalirin ito bilang kumpirmasyon sa naunang intel sa amin. Jordan, baka enough evidence na yung sing-sing. Ako na rin mismo yung nag-confirm na wedding ring nga ni Christy, di ba? Pwede naman yung sing-sing. Pwede ibang sing-sing to. Pwede ibang sing-sing to. Pwede to sunod sa ibang tao. Di ba? Pwede yun. Kaya nga, ubalak namin ipa-DNA test. Hingi po kami ng reference sample sa inyo. Baka may naitabi kayong suklay ng biktima na may hibda ng buhok niya. Maghanap kami. Masakit na ang tanagalan ng daliri. Kung nasan ka man, babe. Kumapit ka. Magpakatatag ka. Babe, ang dami kong plano para sa ating tatlo. Ang bata pa ng anak natin para mawala ng ina. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko kaya. Please, sana bumalik ka lang. Jordan, tahan na. Iniisip mo pa rin ba yung tungkol dun sa pinadala nilang daliri ni Christy? Hindi tayo sigurado. Hindi tayo sigurado mo kay Christy. Jordan, ang akin lang. Ayaw kita mag-cling sa false hope. Lalo ka lang masasaktan. Siguro,
Mas better kung ready mo na lang yung sarili mo sa possibility na... Tuloy, please. Hindi ko maniniwala kung wala na siya hanggat di ko nakikita ang katawan niya. Hanggat di ko nakikita ang patay siya. Okay. If you say so. So ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, maaasahan mo ako. Kailangan mo ng taong masasandalan, naiiyakan. Nandito lang ako. At kahit mawala man si Christy, ako hindi ako mawawala sa tabi mo. I will always be here for you. Awkward. Ang pangit pakinggan. Halatang gustong-gusto niya, ano, tuwang-tuwa siya. Positibo ang lumabas sa DNA test. Kumpirmado na kay Miss Manansala nga ang natanggap natin butol na daliri. Mas lalo nitong pinagtibay ang naunang statement ni Congressman Rodriguez na patay na nga si Miss Manansala. Ano mo sasabihin yan? Maaaring patunay lang ito na buhay pa yung asawa ko. Baka nandun pa rin siya, bihag pa rin nila. Anong ginagawa niyo? Ba't hindi pa kayo kumikilos? Ba't hindi kayo magkawa ng rescue? Para sa asawa ko, ano to? Pero hindi po kami pwede magsagawa ng rescue mission na walang direct order galing sa superior namin. Sandali, hindi pwede yan. Di ba dapat duty nyo? Duty nyo yung tao, yung civilian? Di ba sila dapat unang inaasikaso nyo? I'm really sorry, sir. Pero hindi ko natin pwedeng baliwalay na chain of command. Asan ang general nyo, ha? Asan ang head officer? Baka usapin ko. Asan siya? Sir, pareho din po na kayong makukuha ang sagot. We cannot act hanggat wala pang karagdagang intel. I'm sorry to say this, officer. Pero malinaw lang na wala kayong pakialam kahit mamatay ang anak ko dahil hindi kami politiko at hindi kami ma-influential tao! Kung wala kang gagawin para sa sawa ko, ako maghahanap sa kanya, ako maglilito sa kanya. Kuya! Teka, sandali! Kuya! Saan pupunta? Kuya, sandali! Jordan! Kuya! Uy, Jordan! Sandali lang! Mag-usap muna tayo! Saan ka ba pupunta? Jeff, ikaw na maghatid sa kanila sa hotel. Akin ni Susie. Ano ba? Akin ni Susie! Saan ba kasi pupunta? Rinig nyo naman sila, di ba? Wala na tayong aasahan sa gobyerno na yan. Wala na silang paki sa asawa ko. Kaya kahit i-boost kong buhay ko, kahit may mangyari sa akin, gagawin ko lahat para iligtas siya. Okay, so what's your plan? Ha? Susugurin mo sila? Jordan, na hindi mo nga alam kung nasan yung kutan ng mga rebelde. Paano mo hanapin si Christy if you don't even know where to start looking? At nakita mo naman, Jordan, di ba? May mga baril sila. Anong gagawin mo? Susugod ka doon? Mag-isa? Niwala ka nga ng baril. And I'm sure na hindi mo kayang humawak ng baril. Jordan, ako rin hindi naniniwala na patay na si Christy. And I appreciate na gusto mo siyang isave. Pero suicide ang pinaplano mo. As of this point, wala na tayong ibang paraan kundi to trust the authorities and not to antagonize them. Kasi sila lang naman talaga ang may kapasidad to deal with this kind of rebel group. Ma, kung hihintay natin sila, baka huli na ang lahat. Kung hindi ako kikilos, baka hindi lang dalirin ng asawa ko ipadala nila. Baka bangkay na ni Christy. Hindi natin gusto yun. Hindi ko kaya ang mangyari yun. Congressman! Congressman! Jordan, please, huwag kang patanos, Dallas. Jordan! Jordan, huminahon ka. I'm so sorry, Congressman. He's so stressed. Congressman, kung hindi mo makakawa ko sa'yo eh. Ikaw lang makakatulong sa akin. I recognize you. Hindi ba't ikaw yung husband ng isa sa mga na-hostage? Yes, ako. Ako yung asawa ni Christy Manansala. Congressman, nagmamakaawa ako kung may alam kayo kung nasan ang kutan mga rebelde
pakisabi sa akin, pupuntahan ko. Ililigtas ko yung asawa ko. San siya ng Mr. Manansala, pero hindi ko alam ang location ng mga kalasag. Sinakluban nila ang ulo namin at wala kaming makita nang pumunta kami doon. Kahit na naaawa ako sa sitwasyon ninyo, I strongly advise na huwag nyo nang ituloy yung balak nyo. Mapapahamak lamang kayo. Mawawalan lang ng saysay ang pagpapakabayanin ninyo. Anong ibig nyo sabihin? Nakita ako doon sa video nung isang tao ko. Nabaril ang asawa ninyo. At patay na siya, Mr. Manansala. Maming ka. Sino ang bumaril sa inyo kay Christy? Hindi ako, Leon. Hindi ako, maniwala ka. Baka yung mga private army ni Congressman. Sigurado ka? Oo naman, Leon. Bakit ko naman gagawin yun? Eh, alam kong mapapakinabangan pa natin siya. Sige na, malis ka na. Kaya siguro ito na yung tamang oras na kailangan mo na talagang tanggapin na wala na si Christy. Iba yung nararamdaman ko. Parang may bumubulong sa akin na nandiyan lang siya. Ayun guys, grabe, patindi ng patindi ang mga kaganapan. Hindi ko kinaya na pinutol yung daliri niya talaga. Walang anesthesia or anything. So, grabe yun, masakit yun. And yung parang dilema ng familia niya na hindi nila alam kung patay na talaga o hindi. Pero dahil nga nagmatch yung DNA dun sa daliri, parang inisip nila na patay na talaga. So, ayun ako. Ang unfortunate ng situation. Pero anyway guys, abangan natin mga kaganapan bukas and for the rest of the week. And maraming salamat for joining me in watching this. See you again. Bye. Tayo ko sa iyong pagbalik. Ayokong ikaw.